Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Sa umaga po, sa almusal, minsan pag walang maluto, kape, tsaka bahaw. Yung budget naman nila kasi, pwede pa siyang alternative ng iba. Ang limited lang siguro yung kaalaman nila. Ang sabi nila sa akin, yung number mo ang nananalo. Ipapasa kita nga doon sa ano kung talagang desidido ka. Sinasabi nila na nanalo ka ng electronic raffle. Tinupad ni Senator Grace Polia Manzares ang kanyang pangako noong kampanya na isusulong ang nutrisyon sa kanyang mga isusumiting batas. Sa kanyang bill, tinawag ng senadorang sustansya para sa bata ang proyektong maghahatid ng libreng lunch feeding program para sa lahat ng mga bata sa elementarya. Ayon kasi sa pag-aaral ng Food and Nutrition Institute, 2 sa 10 bata ang underweight o kulang sa timbang. Inalam ng reaksyon kung magkano nga ba ang halaga ng isang masustansyang baon at kakayanin ba ito ng isang mahirap na estudyante? Sa umaga po, sa almusal, minsan pag walang maluto, kape, tsaka bahaw. Tapos kung meron naman, noodles po, tapos kanin. Hati-hati sila sa 2 balot na noodles. Tanging ang kanyang asawa lamang ang kumakayod sa kanila na umi-extra lang sa pagmamaneho ng jeep. Sa 4 na anak ni Nanay Mercedita, pinakasakitin daw ang 7 taong gulang na si Cyril. Yung grade 1 ko talaga ay yun ang sakitin na sobrang payat kulang sa timbang. Madalas po siyang nagkakasakit, sipon, ubo, lagnat. Minsan nga po, pag nilalagnat siya, sumasakit daw po yung tuhod niya, hindi siya makakalakad. Mas madalas daw na nasa bahay lamang ito at hindi pala laro. Okay naman po siya maglaro sa labas, pero di siya ganong nagtatakbo-takbo, ganyan. Napapansin ko, parang ganon na hindi, parang na madali siya mapagod. Taliwas naman ang batang si Cyril sa batang si Mark na masigla at aktibo. Masigla. Pag may pinagawa, prosigido siyang gawin. Sa paglalaro, hindi naman siya hingalin. Hindi naman siya sakitin. Talagang malakas ang resistensya ng si MJ. Ayon sa kanyang ama na si John, bantay-sarado raw sila sa nutrisyon ng kanilang 2 anak. Guru raw ang kanyang asawa at siya ang tagapag-alaga ng kanilang anak. Pag sa umaga, pinapakain ko sila ng hotdog, tsaka itlog. Madalas lagi ko siya tinitipla ng gatas sa umaga. Hindi naman kailangan malaki ang budget para masabi nila makakain ng masustansya ang pagkain. Magkaklase sa isang pampublikong paaralan sina Mark at Cyril. Kapwa silang 7 taong gulang. Pero si Cyril ay tumitimbang lang ng 15 kilo at may taas na 86 na sentimetro. Samantalang si Mark ay may bigat na 21 kilo at taas na 74 na sentimetro. Kung pagbabatayan ang body mass index o BMI ng 2 bata, si Cyril daw ay mababa sa normal na timbang para sa kanyang edad. Si Mark naman ay nasa hustong BMI. Malaki rin ang pagkakaiba nila pagdating sa klase. Bibo sa gawaing eskwela si Mark, habang si Cyril naman ay malumanay at mabagal ang kilos. Si Cyril, may mga ilang araw na hindi siya pumapasok. Si Mark dyan, very active siya, araw-araw pumapasok siya. Kasi Cyril, sa academics, medyo hindi masyado nagre-recite. Si Mark dyan, very active talaga siya sa klase. Sa Senado, isinulong ni Senadora Grace po ang kanyang programang Sustansya para sa mga bata. Sa aming panayam sa kanya noong panahon ng pangangampanya, ipinaliwanag niya ang kahalagahan nito para isulong hindi lang ang nutrisyon, kundi maging ang edukasyon. Gusto ko sana malagyan ng provision na magkaroon ng standardized lunch program sa lahat ng pampublikong paaralan. Alam kong simple isipin nito, pero kailangan bigyan talaga ng pondo ng gobyerno sapagkat ang malnutrisyon ay nakakaapekto sa kung paano
lumalaking natututo ang ating mga anak. So, gusto ko ng standard lunch program dahil maraming tumitigil ng pag-aaral, hindi dahil sa walang pangbayad ng tuition, kung hindi dahil walang pambaon. Kalokohan naman yata ito. So, yun yung unang gusto kong isulong. Ayon sa datos ng Department of Education, nasa mahigit 500,000 mga bata sa kindergarten at elementarya sa mga pampublikong paaralan ang masasabing severely wasted o yung labis ang kapayatan. Ayon sa isang nutritionist, kailangan ay may tamang nutrisyon ng isang estudyante dahil sa physical at mental na pangangailangan ng isang batang nag-aaral. Responsibilidad din daw ng magulang ang suriin ang kinakain ng kanilang mga anak at alamin ang mga alternatibo kung kulang man sa budget ang mag-anak. Ayon sa pag-aaral ng UNICEF, ang karamihang dahilan nito ay ang kahirapan. Yung budget naman nila kasi, pwede pa siyang alternative ng iba. Ang limited lang siguro yung kaalaman nila. Akala nila, ito lang yung pwedeng mabili nito. Pero hindi nila alam yung mas marami pang mga bagay na pwedeng mabili, na mas mura din naman. At mas masustansya. Si Cyril, pinababaunan lang daw ng 5 piso araw-araw ni Nanay Mercedita. Pabili ko na lang sila ng ano, yung soup nila sa school. Ayun lang po ang kayang ipabaon sa kanya, 5 piso. Pero si Marco, pinababaunan daw ni Tatay John John. Tuwing papasok sila, hindi sila binibigyan ng pagkain ng pera. Kasi mahirap kasi pag may pera ang bata, hindi mamamonitor basta-basta kung ano yung binibili ng pagkain. Kaya ang ginagawa ko, binabaunan ko sila ng pagkain. Ang nakapagtataka, kapwa nasa 150 piso naman daw ang budget ng 2 magulang. Pero mas malusog ang isang bata kaysa sa isa. Ayon sa pag-aaral ng DSWD, sa halagang 15 pesos ay pwede na magkaroon ng masustansyang baon ng isang bata. Kailangan lang daw alam ng magulang ang tamang pagkain para sa budget nila. Ang ilan daw sa masustansyang alternatibo ay ang tokwa, na nagkakahalaga lamang ng 3 piso kada piraso. Mayaman ito sa protina na kailangan ng katawan para sa paglaki. Mayaman din sa protina ang mga butong gulay, gaya ng munggo, na ang presyo lamang ay 15 pesos kada takal. At ang pinakamasustansya raw sa lahat ay ang malunggay, na nagkakahalaga lamang ng 5 piso kada tali. Kumpleto raw ang bitamina. Ito lamang daw ang ilan sa mga pagkain na pwedeng alternatibo kung maliit lamang ang budget. Kaya ang National Nutrition Council ay maglulunsad ng programa ngayong Hulyo para maturuan ang mga magulang ng mga recipe na masustansya at abot-kaya ng bulsa. Kino-coordinate namin sa Department of Education nutritionally at risk na families. Yung may mga pamilya na may anak na underweight, yung pamilya na merong pregnant or buntis na mga nanay pero kulang din sa timbang. So, nakikipag-coordinate kami or nag-join kami sa paggagawa ng mga policies, protocols, guidelines para maiangkop yung nutrition sa kanilang programa. Sa huli, ang pangalagaan ng karapatan ng isang bata sa malusog at maayos na pamumuhay ay responsibilidad pa rin ng magulang. At hindi natatapos ang obligasyon nila sa paglalagay lang ng pagkain sa hapagkainan. Hindi, siguruhin din ang bawat ilalaman sa sikmura ng kanilang mga anak. Ako po si Renzo Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon.